Steve Calicot. Ayun. Kamusta mga kakalikot? So, yan na naman po tayo. Bagong vlog na naman po regarding sa Raider 150. So, ang gagawin po natin dyan ngayon is mag-install po tayo ng yan, talking alarm system. So, pare-paras lang naman yan. Pare-paras lang din ng wiring. So, ito, gagamit tayo ng Bosch relay. So, gusto natin gagamitin to para sa safety features ng remote start ng alarm. Nagkakabit ng alarm, hindi nilalagyan yan kasi ang silbi niyan kapag naka-neutral doon lang dapat siya mag-remote start. So, katulad na sa akin dati, syempre wala pa akong alam sa pagmumotor nun. Naka-sidestand lang na ganyan yung motor ko. So, naka-primera pala. Ayun, domino effect, tumba. Nandamay pa yung motor ko nung na-start ko yung motor. Syempre, naka-clutch kasi. So, yun. Sisimulan po natin na baklasin muna to. So, pag nabaklas to, so, papakita ko sa inyo yung mga wire na pagtatapa natin nung wiring harness nung alarm. So, simulan na natin. So, yan po mga kakaliko. Tinanggal ko na po yung kaha para hindi na po ako mahirapan banda dito kasi dito ko po itatago mamaya yung mga wire na ilalagay ko. So, yan po. Nakita na po natin yung laman ng wire harness ng Raider. So dati na po palang nalagyan ng alarm to sa tingin ko dahil may mga nakatap po na dati dito kasi yan, hinarangan or tinakpan po ng electrical tape din yung mga pagtatapang ko ng wire ng alarm. So mamaya ipapaliwanag ko pag nakabit ko na isa-isa or napagmatch ko na yung mga color combination ng harness ng alarm natin sa harness ng motor natin. So pagko-combine ko yung mamaya, papakita ako sa inyo isa-isa kung saan ko siya tinap at kung saan ko rin ilalagay yung Bosch relay na i-add natin dito. So yun po pala mga kakalikot, no? Binuksan ko na yung alarm. So ito po yung harness niya. So itong hawak-hawak ko na isa, yan, kagagawa ko at kahihinang ko lang. So kung papansin nyo po, ayan. So, hininang ko po sa relay natin is yung 30 at saka 85. Nasa isang linya na lang po yan. So, ito po yung dulo nyan. Yan. So, saan po natin itatap tong 30 at saka 85? So, nasa isang wire na lang yan. Itatap po natin yan sa blue wire ng harness na to. Sa alarm. So, itong number 86 naman. Ayan, nakikita nyo naman siguro number 86. Itong part na to, ito. 86, yung end nyan, ikakabit natin yan sa neutral. Or sa ilaw ng neutral ng gauge natin. So, alam ko color blue yun. Mamaya makikita naman natin yan pag tinest light natin. So, since na Raider naman ang pinag-uusapan natin, so iisa lang ng kulay yung lahat ng yan. So, itong isa, number 87, nasa dulo yung natitira, ikakabit naman natin yan sa papunta ng starter relay natin. So, hindi po starter relay po. So, pagkakaalam ko sa Suzuki, ang kulay ng starter relay is yung yellow na may green. Hindi ko alam. Mamaya makikita natin yan. So, tatayin natin ngayon ikabit. So, papakita ko sa inyo isa-isa mamaya pag tapos ko na siyang gawin. So, yun mga kakalikot, no? Ito yung socket ng papunta ng alarm. So, module ng alarm. So, paliwanag ko lang na meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wire. Gagamitin po natin dyan is 7 wire. So, tatanggalin po natin dyan yung kulay pink. So, actually, pwede mo naman gamitin yung pink saka gray. So, sa pagkakataon to, since nasusuko yung motor, isa lang ang gagamitin natin dyan. So, I prefer gray na lang para universal. Kumbaga, sa lahat kasi ng kinakabit ko, ay nalaglag.
lahat ng kinakabit ko is gray ang ginagamit ko. So mostly pag gagamitin mo yung gray saka pink sa mga Honda na motor yan. So hindi ko napapaliwanag since na sa radar naman natin siya ikakabit. So yun, na ikabit ko na pala yung blue na wire dun sa sinasabi ko kanina, yan sa 30 at saka 85. So ito yan, nakadugtong na yan. So kakabit na lang natin yung mga dulo nito sa harness ng motor kasama tong dilaw na to papuntang relay. So tetapean din natin mamaya tong relay natin para hindi naman siya pangitignan. So yan, kasi nakahinang lang siya. So pwede naman gumamit talaga ng socket, pero I prefer na hinang kasi mas tingin ko mas matibay siya. So hindi siya mahuhugot-hugot. Ayan. Saka ang ginamit kong wire dito is Japan. Yung mga per kilo na wire. Ayan. Japan wire yan. Number 20 na gauge. So kapit na natin. So yan po mga kakalikot. Nakikabit ko na po lahat-lahat ng wire. So, sabi ko nga po sa inyo, ayan po. Papakita ako once na makikabit ko na. So ulihan na namin po natin tong kulay. Ito tayo magsimula sa socket na to. Yung kulay black. So itong black papunta naman sa white na may black sa harness. So dyan ko sa tinap. Sunod sa socket. Red. So yung red, saan ko tinap? So sa red din po, nakakalikot. Sa red din ang harness ng radar. So positive po kasi yan. So yung gray, yung cut off natin, ayan, nasa blue, nasa white na may blue. So bakit dyan? Papaliwanag ko lang na para malaman nyo. Kasi itong gray na to, once na mag-trigger yung alarm, negative signal ang binabato nyan. So once na mag-send ka ng negative signal sa ignition coil dun sa socket nya, dito yan lang nakakalikot. Dito kasi ignition coil ng radar. Ano ko kung makikita nyo saan nandyan siya. Ayan, yung white na may blue na yan, ayan, once na mag-send ka ng ground dyan, mamamatay po yung motor. So ganun din po sa cut-off ng motor natin na radar. Kung nag-send ka ng signal dyan na negative kaling ng alarm, mamamatay po yung motor. So yun po yung cut-off nya. So sunod natin yung kulay blue. So ang blue naman natin, ayan, papunta po dun yan sa number 85 ng 8530 dun sa pag ito, sa Bosch relay natin. So yung 86 papunta naman sa saan na ba yun? Tatlong wire kasi yan eh. So ito, ayan. So yung 86 mga kakalikot, yan, papunta po sa neutral light. Kulay blue po, solid blue. So di ko pa natetesting ito mga kakalikot, mamaya malalaman natin kung tama ba itong mga pinagagawa ko. Pero syempre, matagal na rin naman tayo nagkakabit niyan, so alam ko namang tama yan. So yung isang wire naman papunta sa yung number 30, papunta po sa yellow na may green, which is yung papuntang starter relay po natin. Yan, yung point trigger kasi. Yan, dyan po papunta. Ang galing ng 30 ng relay po natin. Tapos po, sumunod. Yan, yung dalawang dilaw po. Ayan, papunta po ng signal light dyan, yung dalawang dilaw. So, papunta ng left saka right. So, ang left saka right po natin is yung kulay, ito, yung parang mint green saka solid black. Ito po, solid black. Ito, ayan, solid black po yan. Dyan po yung left and right na signal light po natin. So, para umilaw po once na pinindot po natin yung alarm. So, testing naman po natin ngayon kung tama ba itong ginagawa natin. So, ito po mga kakalikot. So, first time ko pa lang talaga ngayon ite-testing to. So, kinuha ko na po yung susi or yung remote. So, dalawa po kasi yan. Duplicate po ito. So, pupulin nyo po ito yung pa-duplicate para sa susian nyo. So, hindi ko lang kung pupwede ito sa radar. Parang hindi ata. Parang pang Yamaha ata to. So, hindi nga. So, hindi ko lang po nung gagawin ng may-ari dyan. So, testing muna natin. Ulitin ko, first time ko palang titesting to. So, hindi ko dito scripted. Kakasaksa ko lang.
So try nating i-lock. So please don't touch. Uy, sasalita pala to. Galing ah. So yan, in-unlock ko na. So try naman natin yung tag dito, remote start. So tingnan natin kung naka-neutral, mga kakalikot. Ayan, so umiikot yung gulong. So dapat i-start to. So try natin. Ayan. So try natin ulit. Ayan. So try naman natin ngayon i-cambio. Hirap siya i-cambio. So ayan, nakakambyo po yan. Be careful when you drive. Hindi po naka-neutral. So pindutin natin yung please make your alarm system. Hingin naman nito. Pindutin natin ulit yung ano, remote start. Be careful when you drive. So wala, wala nangyari. Bumukas lang yung ignition. So hindi siya nag-start. So successful yung ginawa natin. So patayin natin. Yan. So tayo naman natin ngayon yung iingay. Tayo naman natin ngayon yung cut-off niya. So balik natin sa neutral, mga kakalikot. Be careful when you drive. So dapat i-start yan. Yan. Tayo natin remote start siya dito eh. So tingnan natin kung mamamatay siya. Para mamatay siya, na kapag ginako yung motor nyo, dapat lock yung pipinutin nyo. So kung gusto na lang patayin na intentionally na hindi mag-alarm, so pwede to. Mamamatay lang talaga yung motor. So start natin ulit. So kung ginako yung motor nyo, yung lock na yung pipinutin natin para mag-alarm siya. So ayan siya. So mahadong maingay, mga kakalikot. Patayin na natin. Please make your alarm system. So yan, mamaya papakita ko sa inyo, mga kakalikot fans, na tapos ko na siyang linisin saka install yung mga aparato na ito. So yan po, mga kakalikot, no, naibalik ko na po yung lahat ng kaha. So kung papansin nyo, dito ko po nilagay yung alarm. So dyan ko po siya dinikit. Then yung trompa po, yung maingay, dyan ko po nilagay sa ilalim ng tangke. Then yung nagsasalita, nilagay ko po dito sa ilalim na to. So dito siya makikita nyo. Kitaan natin. So ayun po siya, mga kalikot. Alam ko nakikita. Hirap. So nandyan po siya sa ilalim kasama ng mga busina. So ayan po. So yun lang po, mga kakalikot, no? So sana may natutunan tayo sa topic kong to. Then kung nagustuhan niyo po yung video, pwede niyo pong i-like. Then subscribe na rin po tayo. Hit natin yung bell button para updated po tayo sa lahat ng bago kong upload. So yun lang po, mga kakalikot. Maraming salamat po. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. For more updates, just send your comments below, click the notification bell, and don't forget to subscribe. Okay, thank you.